Kasi parang this is your second project together after Dirty Linen, di ba? And parang medyo mas mature ba yung role nyo dito compare sa una? And ano pa yung mga... Kasi pag sa... Usually pagka daw yung magkaibigan or magshota, hindi lang sinasag-shota kayo. Pero yung pagka nasa ibang lugar, parang mas nadidiscover nyo yung isa't isa pagka outside social media, di ba? Parang ganun. Ano ba yung na-discover nyo in this? Mas mature ba yung character nyo doing this project? Siguro po mature in a way na hindi na kami naka... Like, hindi na po ganun karami yung mga bawal namin gawin. Pero may restrictions pa rin naman po, may limitations po, may boundaries. Pero in terms of pagiging mature po ng roles namin dito, yun nga po, nakakapag-mura kami and mas marami kami pwedeng ad-lib and movements na gawin. And I think, opo, masasabi kong mature yung roles namin sa pagsasalita. Yun po. Pero kung compliment, hindi pa po. Alright. Para si Seth. Seth? Okay, Seth. Ganyan, mas mature itong role namin dito. May mga, parang, kakaiba to eh. Kakaiba eh. Na, thriller to. So, kailangan namin mag-mature talaga. At yung sa amin naman ni Chin, sa nagawa namin, sa mga pagsasama namin, mature din naman. May mga pagbabago rin naman, binata, nagdalaga. So, nadala namin yun dun sa mas naging madaling eksena na i-execute namin. Yeah. Question eh. Kaya, Francina sa akin, sir. Yan. Kasi, yung ginawa niyo ba itong Fractured, ano, ginagawa niyo pa rin yung Dirty Linen? Hindi po. Tapos na po kami na sa Dirty Linen nung ginawa po namin itong Fractured. Pero how does it feel na marami sa cast, kayo united kayo from Dirty Linen, di ba? Tapos nandito like si Raven, si Sean, si Jenica. Yun, mas naging madali ba yung pagtatrabaho? How comfortable is it? Yung bonding niyo? Opo, kasi pamilya po kami sa bawat isa and nakasama po namin ang ilang buwan din po sa Dirty Linen. So, mas gamay po namin yung bawat isa and mas komportable po. Yeah. Let's see. Actually, same lang po lang sinabi ni Seth and I think isa po yung sa mga naging dahilan kaya mas naging smooth din po yung paggawa namin dito sa Fractured kasi hindi na po kami masyadong naiilang din kasi nakasama na nga po namin yung isa't isa for a very long time din while doing Dirty Linen. So, it's really nice lang din po to have them by our side while doing Fractured. Kasi... Kanina, okay. Hindi kasi ang ganda ng first, ano, no, yung mga first parang monologue mo dun sa ano yung naka-VO lang. Pero paano siya nag-resonate sa'yo? Yung sinasabi doon na kailangan maging mabait, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaan ng ibang tao based sa nakikita sa social media. Ako po, actually, nung dinob ko yung part na yun, yung first, yung intro ng Fractured. Natuwa ako na yun yung simula ng episode namin kasi para lang din mabigyan ng knowledge yung mga tao sa social media. Kasi totoo naman po, hindi natin alam yung mga pinagdadaanan ng isa't isa. And with social media kasi, sobrang bilis mag-judge. Sobrang daling humusga sa pagkatao, sa itsura, sa buong buhay. And sana maging makatulong din yung Fractured sa ibang tao na ma-realize nila to spread kindness. Kasi sa totoo lang, iba rin yung impact ng social media na hate sa isang tao. Hindi nyo alam kung ano yung nangyayari sa buhay nila. So sana mas magtulungan tayo, lalo ngayon sa panahon na ganito. And sana mas maging caring lang din tayo. Sana huwag wala ng hate. Kasi 2023 na, sana may pagbabago sa pamugali natin. Ganun. And then sa inyong dalawa ni Seth, no? Kasi syempre sanay kami from your goals pa, kahit nung hindi pa kayo yung mag-alawin, pero laging pakilig, medyo pabagets, di ba? Pero ito, yung characters yun, nagmumuha, nag-aaway. So,
first reaction niyo nung ganun nung nabasa niyo yung characters niyo? Kasi yun nga, parang shying away na from the three tongues face. First reaction, noong una po kinabahan kami kasi parang may kina-question naman na pwede ba ito, pwede na ba tayo sa ganito kasi nga po yung fractured, may pagka-mature na siya para sa amin na i-play yung ganung roles. Pero at the same time, na-excite po kami kasi nagsilbing ano rin po siya, parang guide sa group namin as an actors and actresses po. And yun, masasabi ko po na reaction namin dun sa script na natanggap namin. Excited kami and parati kami ready sa mga challenges. At si Sarah, kinabahan kami. Kinabahan. Kasi nga, yun. Nagmumura kami dito, sila parang malayo doon sa mga nagawa ko namin. Kaya pinag-iisipan, pinag-meetingan namin ni Francisco, okay naman ganito, okay naman ganyan. And then, nandiyan po si Derek, na may at maya kami nagtatanong kay Derek, kung paano namin, ano pwede namin ilagdag sa bawat character namin, anong kulay pa ang pwede namin ilagay din. So, masaya, dahil panibagong experience, panibagong mailabas yung, ay, kaya pala natin magmura sa acting, di ba? Yung ganong intensity ng acting. Na ganon. Ano ba yung, parang are we guilty of that? Na parang showing the perfect side or the good side? Chin? Para po sa akin, depende po yun sa tao. Pero ako po, kung paano ko i-handle yung mga sinishare sa social media accounts ko, gusto kong i-share yung mga yung positivity kasi Okay. Para po sa akin there's so much negativity na sa surroundings natin. So, parang gusto ko lang maging parte ng mga taong gusto magbigay ng liwanag sa mga tao to help them with themselves or pag sa self-love or with friends, with family, sa lahat. Kasi ako din naman po, di naman po ako perfect. Hindi ko lang din yung sinishare sa social media kasi I believe po na mga ganong usapin dapat personal na lang. Right. Na dapat ini-involve pa yung mga tao sa labas. So, kaya po madalas na nakikita sa mga social media accounts ko is positive lang. Kasi yun yung gusto kong i-share with the people na nagpo-follow sa akin. Your goal is to inspire Yes. Your followers. Set to go. Meron talagang ganun. May ganun. Pero kasi bilang influencer, ano ba yung market natin? Kasi influencer tayo. Sino ba yung gusto natin ma-influence? Unang-una, merong mga bagay na ginagawa ng bata, may mga bagay na ginagawa ng matanda na hindi dapat makita ng bata. Okay. So, bilang influencer, sometimes pinapakita ko magaganda lang. Pero tao lang ako. Meron akong kapintasan, meron akong pagkakamali. Right. At yun, hindi ko na pwedeng ipakita dahil ini-influence ako itong mga kabataan ko. Na alam ko pag nalaman nila ito, makaka-apekto sa kanila. Alam niyo. So, para ang sasabi mo is, there's really a responsibility, no? Okay. Actually, it's for Francel, sa inyong dalawa, no? Gaano kahalaga ang social media sa inyo? And personally, kakayanin niyo ba na walang social media for an indefinite period of time? Mahalaga po kasi kailangan din po namin sa trabaho and required din po yan, especially sa mga endorsements. Pero personally po, I think basta survive ko naman po kung wala akong social media accounts. Actually, marami naman po kasi talagang pwedeng gawin kasi sa pag-scroll lang. Pero yun nga po, since lagi nating dala mga phone, so parang somehow napo-force tayo na ito yung gawin natin tapos nakasanayan natin. So, yun na rin yung parati natin ginagawa bawat minuto ng bawat minuto sa buhay natin. So, para po sa akin, mahalaga siya in terms of sa trabaho namin. Pero personally po, para sa akin, hindi. Question, sa set niyo ba sa island, wala talagang signal? Wala po. Ako naman po, napakahalaga ng
Wala na. Time is up kasi. You can you live without social media for an indefinite period of time? Kakayanin mo ba? Tama yung sinabi ni Francine po. Kailangan po namin sa trabaho namin. Pero kung talagang magre-reset yung mundo na wala talagang social media, kaya po siya. Kasi nagka-cellphone lang naman ako, grade 9. So, anong grade ka na ba ngayon? Grade 3? Pabalik! Pabalik! So, kaya ni Sir. Kaya. Oh, kinaya nga ng ibang mga press people noon, di ba? Na walang social media. Kaya niyo yan. Nabutan niyo ba yung Friendster? Opo. Ay, talaga? Opo. Ay, titik, yeah. Saka sumulat. Dati sumulat ka. Ah, taray ni Sir. Sumulat. Okay, koryo talaga. Na special na lang kasi napag-uusapan kung paano yung piniperto na nag-mature na kayo dito. Slightly, nagpapunta na kayo. Kasi recently, nag-viral na naman yung Francine, yung call na baka pwede kang maging Esperanza of Julian. So, nasagot mo na ito before, but now, 2023, if ever ba iabot sa yung role na yun, eh, how open are you and how, ano yun? Kasi ako personally, bilang someone who supposedly wrote an Esperanza unit years ago, ikaw na yung nakikita ko personally as that role. So, are you openly embracing the possibility? And to set, ang ganda ng chemistry niyo sa Dirty Linen, and then dito sa Fracture, mukhang are we still seeing you beside Francine in the next projects in the coming months, years? Thank you, Francine. Thank you. Nasagutin ba ni Francine yung tanong mo? Yes. Okay. Francine. Oh my God. Actually, opo, sobrang open naman po ako. I mean, ibang level po ang Esperanza. As we all know naman po since Julian Santos ang talagang bida doon at siya yung nagbigay buhay kay Esperanza. And if ever po mabigyan ng chance, opo, tatanggapin ko po. Yun. Kasi ang lawak ng catalog ng ABS, ng titles, yes. Eh, no? Na pang-ibig mga ako sa'yo was remade. Yes. Already, diba? Mula sa puso was. Oo, oh, diba? Parang Esperanza na lang hinihintay. Yeah. There was a survey in Facebook kasi na ikaw yung leading talaga. And ako personally talaga, ever since 2021, I was telling everyone na ikaw yung nakikita namin. Personally, nakikita ko Esperanza. So, thank you po. Thank you so much. Thank you, Miss Friends. Nakapitin niyo yung NJ yun, di ba? Yung with Bianca. Miss Bianca Manzales. Napag-usapan niyo rin yun sa Kumu, I think. Siguro nga. Hindi ko na maalala, Miss Friends. Yeah, thank you. And yung kay Senta lang, bilang friends set kami. So, ikaw pa rin ba makakasama niyo yung friends sa journey na to? Thank you. Gusto ko. Gusto ko and ngayon, yung malapit na rin namin simulan, hopefully yung next namin gagawin ni Francine. Oh! Yan po, pagkasal natin. At gusto ko pa rin na si Francine. Is that for TV or for a movie or for, I don't know, I'm just asking randomly. Thank you guys. Ayun. So, Kuya MJ, thank you. Basta ano po ito, yung susunod namin ni Francine, abangan niyo po talaga, especially